What's up, my friends? Welcome back to my pregnancy journey here on my YouTube channel. This is LCV. So, wala tayong intro, kaya walang intro, pasok. So, wala. So, for today's vlog, for today's content, for today's episode, ayan. Andito na ulit tayo sa aking pregnancy journey kung saan mag-share ako sa inyo ng mga nangyayari o balita sa aking pagbubuntis. Alam ko may mga excited dyan at meron din namang walang pake. So wala rin akong pake. Joke, char. So ngayon ay kumakain ako ng mangga. So, di naman sa inyo, sa lingid sa kaalaman nyo, last week is nagpa-ultrasound ako, diba? Kung hindi nyo pa napapanood yon, eto yon. Panoodin nyo na yan. So, nagpa-cephalic ultrasound ako. So, 14 weeks pa lang yung chan ko, pero need nang magpa-ultrasound. Kasi diba noon, nung nagbuntis ako kay Queen is, hindi naman. 6 months na ako nagpa-ultrasound noon, which kita na yung gender. Ngayon, kahit hindi pa kita yung gender, need na magpa-ultrasound. Ayan. Yun is para sa mga 2 months, first trimester to second trimester, yun. And then, the rest, pwede pa rin. Kung may pera kayo, pa-ultrasound kayo na magpa-ultrasound. Why not, diba? So, yun, syempre, kailangan, ano ba yun? Required ng OB ko na magpa cephalic ultrasound ako. So yun ngayon nangyari. So ngayon yung ikukuwento ko sa inyo is kung ano-ano nga ba yung mga pinagbawal sa akin ng OB ko at saka nung nag-ultrasound sa akin na doktora. Yan. Ngayon dalawang klase na pala yung ultrasound, no. Meron si cephalic, which ang cephalic is sa tiyan lang. Pahiram pa lang dito sa ibabaw ng tiyan na parang gel. Tapos may imo-monitor. Ganun. Yun yung ginawa sa akin dati kay Queen nung nagbuntis ako kay Queen. Ngayon, upgraded na. Kumbaga, updated na. Upgraded na. Bala yun. Basta nag-update na yung ano, nag-upgrade na yung ultrasound. Meron na palang ultrasound na pinapasok sa puwerta. Sa pepe ng ng babae. Kapag yun ay gagawin o ire-required pag kailangan nang makita yung gender. So next ultrasound ko, yun ang gagawin sa akin, yung ipapasok ng sa pepe ay sa ano sa puwerta. Ayan. Yun na yun. So sabi, naranasan ko na rin naman yun yung ang first time kong nagawa yun o naranasan is nung nagpa ano ako, nagpa ultrasound ako sa matres ko, yun yung pinasok sa akin. Mahaba siya. O ganun. Hindi ko alam kung anong tawag dun, nakalimutan ko. Basta mahaba siya. Papasok siya. Wala ka lang mararamdaman sa loob. Papasok siya. Di makikita na kung may problema ba yung matres mo o wala. So noon, kaya nagpaganon ako is kasi nga gusto kong malaman kung bakit ang tagal kong magbuntis, kung baka may problema, ganon, di ba? Pero wala naman, negative lahat. Noon pa yun, way back, mga bang mga taon yun? 2018 na tayo, basta way back 2018 yun, nagpaganon ako. Then nagpa-pap smear din ako, nagpalinis din ako. Yun. So ngayon, ayan, nabuntis na nga ako. Yun ay gagawin is required yun sa ano, mga 6 months. Sabi sa akin, nung hobby ko 6 months daw, yun daw yung gagawin, yung ipapasok na sa puwerta ng babae. Hindi na yung cephalic. Kasi yung cephalic ultrasound is for first and second trimester lang. So, ito na nga. Dumaan si Queen. So, ito na nga yung ultrasound. Ito yung result. Which, lahat naman is okay. Lahat is normal. Lahat is okay. Heartbeat is normal. Heartbeat is okay. Pero merong isa
naging problema. Ito yung ano, naninigas si baby sa loob ng tiyan ko. Which hindi daw maganda. Kasi kapag daw naninigas yung tiyan, yun ay usually dapat manganganak na, ganun. Eh, naninigas siya. Hindi alam ko anong dahilan. Akala, dahilan is was sa UTI ko. Pero nung nagpa-lab uli ako, laboratory ulit ako ng UTI ko, ng ihi ko, is wala naman. Kasi 5% na lang yung UTI ko. So, hindi yun ang problema. Ang problema nun is bed rest daw ako. Bawal akong magkilos, bawal akong mapagod, bawal akong magbuhat. Ayun yung sinadjust sa akin ng OB ko. So, binigyan din ako ng gamot na pampakapit, which inumin ko yung for 1 week. Ayan. Dumaan na yung 1 week, tapos na. Bus na nga yun eh. Yun yung problema na encounter ko ngayon, kasi ngayon ko lang siya na ano, kasi kay Queen naman hindi eh. Naninigas yung baby ko sa tiyan, dapat daw hindi dapat ganun. Kaya ang required sa akin is bed rest. Bawal daw ako mag ano, kahit yung isang tabo ng tubig huwag ko daw bubuhatin. Kailangan daw kalahati lang or 1/4 lang nun. Nag-alma nga ako, sabi ko, paano po pag maliligo ko? Eh di kalahati lang. Sabi sa akin nung OB ko. And then, bawal din magbuhat nung maglaba. Halimbawa, yung damit mo. Siyempre, damit. Magaan pa yan pag hindi basa. Sabi ng OB, kapag nabasa na yan, mabigat na yan. Ayan. Bawal yun. Bawal daw yun. Sabi ko is, ganun po. So, ang gagawin ko lang po is magpahinga. Oo, yun lang pahinga. Siyempre, tatayo-tayo din, lakad-lakad din, pero hindi matagal, sabi niya. Kailangan talaga more rest daw, more higa-higa. Higa-higa lang daw. Yan, kasi bawal daw. Dahil baka daw, ano nga daw si baby. Nanginigas nga daw. So, ayun, may marami akong hindi magawa ngayon sa bahay. Gustong-gusto kong maglipat ng mga gamit. Maglinis ba? Gusto ko itong lamesa ilagay ko doon. Yung malaking upuan ilagay ko doon. Ganon. Gusto kong magaganon kasi sanay ako ng every month naglinis ng bahay. Kumbaga, nagtataob yung nagpapalit-palit ng mga ayos ng bahay. Which hindi ko na magagawa ngayon kasi bawal nga. Hindi ko naman mautusan din yung anak ko kasi ayaw ko rin siyang pagbuhatin ng mabibigat. Eh, syempre si partner ko naman is may trabaho. So, minsan nahihiya ako mag-utos ng ganun. Kahit gustong-gusto ko kasi feeling ko ano yan, dumi-dumi na nung mga ilalim. Kasi hindi ko na talaga siya mawalis. Hindi ko na malinis ng todo. So, sabi ko sa sarili ko, tiis-tiis na lang muna siguro. Kasi nga, para kay baby. Siguro, tiisin ko na lang hanggang makapanganak ako. Saka ako kikilos. Saka ako mababago yung ayos ng bahay. Kasi nga, ano, hawal nga ako magbuhat. More, konting ano ko nga lang eh, konting gawa ko nga lang, parang naninigas yung tiyan ko na ano ko. Yung napapagod, hinihingal ako, kaya ginagawa ko, humihiga agad ako, papahinga agad ako, kasi bawal nga. So, syempre, susundin natin yung OB natin, di ba, yung doktor, kasi yun yung nakakatulong at yun yung alam nating tama. So, ayun, senior ko lang sa inyo, Meron ba kayong kakilalang ganyan? O meron ba ditong buntis na nanonood na ganito rin? Katulad ng sitwasyon ko. Bed rest. Bawal magbuhat kahit isang tabong tubig. Bawal. Meron ba dyan? Tiis-tiis muna tayo, no? Hanggang makapanganak tayo. Para kay baby din, diba? Para sa safety natin. Ni baby. Ayan. So, siguro ano, siyempre may next check up ako, magpapa-check up pa uli ako. Kasi every month ako nagpapa-check up eh. So, malalaman ko next check up ko kung okay na ba. Kasi,
yung UTI ko is 5% na lang, okay na. Sabi niya, hindi na niya ako niresetahan ng gamot. Magtubig-tubig na lang daw ako kasi madadala na yun. Yun, so, yun lang nireseta sa akin, pagpakapit lang kasi nga naninigas nga si baby. So, sana maging okay na malikot naman si baby sa tiyan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Para sa mga nagbubuntis diyan, huwag kayong mahiyang ano, huwag kayong mahiya o huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alinlangan, magpa-check up kasi para din yan sa safety nyo ng pinagbubuntis nyo o ng baby nyo sa tiyan nyo. Para safety kayo, buwan-buwan kayo magpa-check up. Meron kasi ibang clinic na required. Pinababalik ka 5 months or ganun. Paano naman, di ba, hindi nila na-check up kung okay ba yung sa loob. Kung okay ba yung bata sa loob, di ba? Kaya mas gusto ko talaga yung every month nagpapa-check up ako eh. Magastos man, pero at least, ano, kampante ako na nalalaman ko yung sitwasyon ng anak ko sa loob ng tangami ka, di ba? Kasi ganun ako dati kay Queen, na pinagbubuntis ko si Queen. Every month din ako nagpapa-check up nun. Kaya yan, naman naman si Queen. Maganda na, talino pa. So ayan my friends, syempre Friday ngayon, ito ang ating pag-uusapan ng aking pregnancy journey at masaya akong sineshare o binabahagi sa inyo o kinikwentuhan kayo ng tungkol sa mga nangyayari sa akin. So ngayon is wala na ako masyadong cravings at hindi na ako masyadong nagsusuka, pero meron akong ano, ayaw yung mga naamoy ko. Amoy pa bango, kaya ginisa. Yan ang ayaw na ayaw ko. Masama yung pakaramdam ko, nahihilo ko, nasusuka ako. Kaya pag ano, maganda, nagtatakip ako ng ano, ng ilong ko. Pag may naamoy ako, pag may nagluluto, nag-ginisa. Kaya yung partner ko, hindi ko pinagpapabango kasi ayaw ko ng pabango. Ang dami ko na sinabi, dami ko nang shinare, dami ko na ano, napakadaldal ko. So ayan my friends, dito ko natatapusin ang aking video, ang aking pregnancy journey. So see you on my next journey. Ayan, mag-share pa ako sa inyo. Marami pa akong share sa inyo, marami pa akong ikikwento sa inyo. Gusto ko lagi kayong updated. Gusto ko lagi kayong updated sa mga balita na nangyayari sa akin at sa pagbubuntis ko. Ito ay hanggang ano na yan, hanggang manganak ako. Kaya stay tuned. Stay connected ha. Hanggang manganak ako, nandyan kayo po. Hanggang sa paglabas, manunood kayo. Hanggang sa pagde-deliver ko kay baby, mapapanood nyo yan. So ayan, see you on my next video. Bye guys. I love you all.